kaya hawa, di siya hawa asay. Ang may likha ng ating buhay, abaya hawa. Bawak war tawab abaya hawa. Bawak war tawab abaya hawa. Kal halal hawad abaya hawa alhayam. Kal halal hawad abaya hawa alhayam. Basa masyayak hawa syai. Basa masyayak hawa syai. Bahasam raw kakadas. Bahasam raw kakadas. Kuam yasyarala elda oper maharlika Philippines. Kuam yasyarala elda oper maharlika Philippines. Tawada abaya hawa. Tawada abaya hawa. Yaman. Okay. Bago tayo magsimula dito, meron tayong ilang babatiin natin. Una sa lahat, batiin natin ang Ahoy Iloilo na pinungunahan ni Pastora Meldy Masohol. At diretso tayo sa Lanao del Norte, sa may Bacolod, Liangan East, kay Pastora Corazon Castelio. Kumusta kayo dyan, mga remnant Hebrew-Israelite tribe of Manasseh? At diretso tayo sa Davao City, sa may Buhangin, kay Pastor John Magalso at kay Pastora Ann Magalso. Kumusta kayo dyan, mga taga Davao City? Mga LDS, alam nyo anong LDS? Legit Duterte supporter. Okay. So, kumusta kayo dyan? At ang ating Mother Assembly sa Caloocan, yung aking anak na si Bishop Charmel Alima Tasikan. At kumusta din sa isang daughter assembly niya sa Bulacan, Santa Maria, sa may Block 15, Caloocan, boundary ng Nabutas, at saka sa Ardi, Bulacan din, kay Pastor Neil Malabayabas. Mamayang hapon ang simba nila. Hapon. At batiin natin ang mga Damasianic warrior na pinangunahan ni Archbishop James Taliano Tagyan. At ang admin ay si Cohen Alan. Kumusta mga Ophirian tribe, Kingdom of Yahawa, warrior for the glory, all praises to the glory of our Abba Yahawa Alhayam. Kal halal hawad Abba Yahawa Alhayam. So dito lang muna ating babatiin. Di natin muna batiin taga ibang bansa kasi masyadong haba na. Palakpakan natin si Masyayak Yahawasay. Okay, ang topic natin, nandito na tayo sa chapter 37 to 42. The second book of Enoch will be our study. Ang ikalawang aklat ni Enoch, kabanata 37 at 42 ang ating pag-aralan. Napaka-importante ang Book of Enoch. Kaya pala hindi sinali, binan nila kasi mabibisto ang kanilang tatay na fallen angel. Si Enoch ang buhaying saksi po. Kitang-kita niya si Abba Yahawa. Dito, explain mamaya kung anong hitsura ni Abba Yahawa. Na-explain na nakaraan, pero sinabi niya sa mga anak niya, pinababa siya sa lupa. Okay, simula na tayo. Basa. Ang ikalawang aklat ni Enoch, Kabanata 37, verse 1-2. Dito tinawag ng Alahayam ang isang anghel. At tinawag ni Yahawa ang isa sa mga matatandang anghel. Kakilala
Samitya ang aking mukha, sapagkat hindi ko matiis ang sindak sa Yahawa, gaya ng hindi kayang tiisin ang apoy ng kalan, at ang init ng araw, at ang hamog na nagyelo ng hangin. At sinabi sa akin ni Yahawa, Tino, kung ang iyong mukha ay hindi naninigas dito, walang sino man ang makakakita sa iyong mukha. So, actually, gulat din yung mga anak ni ni Enoch, yung bumaba na siya. Kasi ang anyo ni Enoch, doon na kinopya sa isang matatandang anghel. At tinawag ni Yahawa ang isa sa mga matatandang anghel. Kakilakilabot, pero ma, at mapanganib. At inilagay siya sa pamagitan ko. Sa anyong maputi, talagang puti. Si Enoch, mukhang anghel na eh. Anghel na siya eh. Yung anghel na matanda, nakakilakilabot, yun ang itsura ni Enoch na nilagay sa kanyang anyo. Tingnan mo, malaking mama na si Enoch. Tapos ang itsura niya, yung kamay niya parang yelo. So, ang itsura ni Enoch ay itsura na ng anghel. Sa last judgment, yung pag-chista, anong tinatawag na the final resurrection, yung palitan na ang ating katawang glorified body, mga malalaking mama na tayo, yung mga pandak, malaki ka na. Yung mga unano, kung mag-alala unano ka ngayon, malaki ka na. At saka iba ng anyo natin. Mata natin, kung may ilaw na, maliwanag, ang puti-puti na natin. Walang binatbat yung mga Europian sa ating itsura pagdating ng panahon. Ngayon lang muna, medyo kwadradong mukha, pangwagilong, tiis lang muna sa itsura natin ngayon. Kasi pagdating ng panahon na yan, ay grabe kagwapo na natin. Kagwapa, yung babae. Pero doon sa langit, wala naman tayong gender na eh, tulad natin ng anghel. Aywan ko, tatawagin ba gwapo-gwapa? Walang gender eh. Kasi parang tulad na tayo ng anghel na wala nang di na mag-asawahan. Yun man talagang batas nila eh. Eh problema ito si Samyasa, bumaba. Porkit pwede silang magkaroon ng gender, may kapangyarihan silang mag-gender sa pamagitan ng tinatawag na Gregory. Yan ang nangyari. Ngayon, tuloy natin ang kasaysayan ng Book of Enoch. Basa. Ang ikalawang aklat ni Enoch, Kabanata 38, verse 1-3. Si Matusalem ay patuloy na nagkaroon ng pag-asa at naghihintay sa kanyang amang si Enoch sa kanyang paghihintay, araw at gabi. At sinabi ni Yahawa sa mga lalaking iyon na unang umatay sa akin, hayaan mong si Enoch ay bumaba kasama ninyo sa lupa at hintayin siya hanggang sa itinakdang araw. At inilagay nila ako sa gabi sa aking higaan at inaasahan ni Matusalem ang aking pagdating na nagbabantay sa araw at gabi sa aking higaan ay napuno ng sindak nang marinig niya ang aking pagdating. At sinabi ko sa kanya, magsama-sama ang lahat ng aking sambahayan upang sabihin ko sa kanila ang lahat. Actually, si Matusalem nag-antay talaga sa kanyang papa kailan babalik. Naantay niya araw, gabi, antay siya. Kasi alam naman niyang babalik yon. So, bumalik nga. Sinabi ni Aba Yahawa sa dalawang anghel nga kasama ni Enoch yung pag-akyat, hayaan mo si Enoch ay bumaba sa lupa, kasama pa rin sila. Yung dalawang ano niya, bumaba sa lupa. At yun na. Doon si Enoch nakapuesto agad sa kanyang higaan.
So, nagulat sila. Iba ng anyo eh. Sabi ni Enoch sa kanyang anak, oh, punta kayo sa akin, kayong aking mga, ano, kasama sa sangbayanan. Oh, ito na. Ito ng story, tuloy. Ang ikalawang aklat ni Enoch, Kabanata 39, verse 1 to 8. Ang kahabag-habag na payo ni Enoch sa kanyang mga anak na may pag-iyak at matinding panaghoy habang siya ay nagsasalita sa kanila. O aking mga anak, aking mga minamahal, tingin ninyo ang payo ng inyong ama hanggat ayon sa kalooban ni Yahawa. Ako'y pinahintulutang bumalik sa inyo ngayon at ipahayag sa inyo, hindi mula sa aking mga labi, kundi mula sa mga labi ni Yahawa, ang lahat noon at lahat ngayon at lahat na mangyayari hanggang sa araw ng pag-uubos. So, talagang emosyonal ang nararamdaman ni Enoch habang nagsalita sa mga anak. Umiyak siya. Mga anak ko, nakita tayo muli. Ito yung sasabihin ko sa inyo, mga anak ko, sabi ni Yahawa sa akin. Sasabihin ko sa inyo ang sinabi niya sa akin, mga anak ko. Galing, no? So, talagang, no? Sabi niya, no? May pag-iyak at matinding panaghoy habang siya ay nagsalita sa kanila. Umaacting yun, no? Sanay ka si artista eh. Umiyak din. Okay. Ngayon, habang sinabi ni Enoch sa kanyang mga anak, ako'y pinahintulutang bumalik sa inyo ngayon at ipahayag ko sa inyo, hindi mula sa aking mga labi, kundi mula sa labi ni Yahawa, ang lahat noon at lahat ngayon at lahat ng mangyayari hanggang sa araw ng paghukom. Kumpleto ang mensahe ni Enoch sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa darating na paghukom. Sasabihin ko sa inyo lahat kung ano ang maging kaganapan. Kumpletong rekadong balita. Pero sa mga lahi ng mga fallen angel, binan nila ito. De ayaw malaman. Ito naman mga pastor din, itong blessed ano, reader, wala rin sa tamang hulog to eh. Aywan ko, baka anak ka ng fallen angel eh. Sumang-ayon ka rin na hindi dapat ipabasa to. Dapat nagsuri ka, huwag kang sunod-sunura ng Vatican. Dahil alam ko, Adventist ka eh, Sabadista ka eh, pareho tayong Sabat eh. Pareho tayo pinagbabawal na pagkain. Dahil kung Sabadista ka, Sabadista din ako. Dahil ang simba natin, Sabado, yan ang pangpitong araw. Kaya lang sumang-ayon ka sa Batikana, ibaban ang Book of Enoch. Dahil ka mali, mali ka talaga. Napalapit sana ako sa iyo dahil pareho tayo araw ng pagsamba sa Sabat, pati mga bawal na pagkain. Kita mo ang kamag-anak kong Alima, nag-birthday ang isang buong lechon. Sabi ko, hugaw na. Ikukain na. Sa lami man eh. Gaw, lami man eh, gaw. Lami sa iyong mata. Hugaw yan, baboy. Lechon. Lami sa inyo. Alam mo kung panay kakain na lechon, lalo na senior citizen ka na, dudumami ng bulati dyan sa loob mo kasi hindi talaga mamatay yung uod na yan eh. Yung karne, buhusan mong Coca-Cola, lalabas yung uod, gumagalaw ha. Pero yung karne, luto na yan ha. Di mamamatay sa apo yan. Yun ang pagdumami yan sa puso mo, nasa paligid ang puso mo, tapos hindi na makagalaw ang puso mo, ang labas yung heart attack. Di ka na makahinga dahil sa bulating dami doon na sa puso mo nakapaligid. Yan, baboy pamor para maaga kang matigo. Yan.
Yan ang ano eh. Okay, tuloy na tayo. Tama na, bugbog sarado na kasi akin. Okay, so, tuloy. Sapagkat pinahintulutan ako ni Yahawa na lumapit sa inyo, kaya't narinig ninyo ang mga salita ng aking mga labi ng isang taong ginawang malaki para sa inyo. Ngunit ako'y isa na nakakita sa mukha ni Yahawa na parang bakal na pinaningningan mula sa apoy na naglalabas ng mga kislap at nagbabaga. Nakatingin kayo ngayon sa aking mga mata. Ang mga mata ng isang taong malaki na may kahulugan para sa inyo. Ngunit nakita ko ang mga mata ni Yahawa. Nagniningning tulad ng sinag ng araw at pinupuno ang mga mata ng tao ng sindak. Nakita ninyo ngayon, mga anak ko, ang kanang kamay ng taong tumulong sa inyo. Ngunit nakita ko ang kanang kamay ni Yahawa na pinupuno ang langit bilang tumulong sa akin. Kita mo yun, ha? Ito, ha? Isang taong ginawang malaki para sa inyo. Si Enoch, ha? Ginawang malaki. Malaking mama na si Enoch kasing laki na ng mga anghel. Yung nagsundo niya ng anghel, di ba, na may laki? Eh ngayon, pagbalik ni Enoch, kasing laki na ng mga anghel. Kasi yung anyo ng anghel na matandang anghel na kakilakilabot, yun ang naging anyo na ni Enoch. Tapos, yung mata niya, iba na. May kahulugan na sa tingin. Kasi sabi niya, nakita ko ang mata rin ni Yahawa. Parang sinag ng araw. Tingnan mo nga si ano ha. Example, pinakauna example dito na, pero hindi lang lumaki siya, pero ang kahintulad siya ng anghel, si Noe. Nagulat nga sila, Miknay, parang hindi ko to anak. Anak to ng anghel, oh. Mudilat ang mata, nagliliwanag. Kasi ganon. That's why tayo nga, wala talagang malabong mata natin. Ako nga, pagdating ng dilim, medyo malabo na eh. Parang hindi na ako makadrive pag gabi. Pero doon, hindi malabo kasi pag ano na, parang flashlight ng mata natin eh. Parang sasakyan pa, headlight eh. Talagang ganon katindi. So, yung ating physical body ngayon, wala talaga. Very poor. Pero doon, ibang klase ng anyo natin. Tulad ng mga anghel. Ngayon, sabi rito ha. Nakita, ako'y isang, ngunit ako'y isa sa nakakita sa mukha ni Yahawa. Sabi ni Enoch ha, pero mo, kininto niya, nakita ni si Yahawa personally, na parang bakal nga nagniningas mula sa apoy at naglalabas ng mga kislap at nagbabaga. Yung pelikulang ano, yung Ghost Rider, matindi na nag-apoy, nagbabaga ang katawan. Matindi pa doon. Ganoon ang itsura. Kahit naman mga anghel eh, ang damit nila, pati yung mga asandata nila, nagniningas din eh. Ganoon ang itsura natin pagdating ng mga, ng nasa new earth na tayo. Diba? Ang ganda ng tsura natin noon. So, tiis lang muna tayo sa tsura natin ngayon. Ang iba payat, ang iba tabatsoy, ang iba pandak, ang iba unano. Pero doon, pare-pareho na tayo, mga malalaking mama. Sabi rito, ngunit nakita ko ang mga mata ni Yahawa nagniningning tulad ng sinag ng araw. Ganun. At pinupuno ang mga mata ng tao ng sindak. Sindak talaga, biro mo naman ang... Nakita ninyo ngayon, mga anak ko, ang kanang kamay ng totoong tumutulong sa inyo. Ayun yun siya yun. Si Enoch, tinutukoy, nakita ninyo.
Ngunit nakita ko ang kanang kamay ni Yahawa na pinupuno ang langit bilang tumulong sa akin. Aba, ang laki pa ng kamay ni Yahawa. Pinupuno ang langit. Kamay lang niya, hindi pa kasamang katawan. Pinupuno ang langit. Super laki talaga. Wala na makapantay kay Abayo. Super laki niya. Maliit pa si King Kong. O mga nipili, maliit pa yan. So yun. Atuloy. Nakikita ninyo ang kumpas ng aking gawain na tulad ng sa inyo. Ngunit nakita ko ang walang limitasyon at perpektong kumpas ni Yahawa na walang katapusan. Naririnig ninyo ang mga salita ng aking mga labi, gaya ng narinig ko ang mga salita ni Yahawa, gaya ng malaking kulog na walang humpay, na may pagbuhos ng mga ulap. At ngayon, aking mga anak, pakinggan ang mga talumpati ng ama ng lupa. Gaano kakilakilabot at kakilakilabot na dumating sa harapan ng pinuno ng lupa. Gaano pa nga kakilakilabot at kakilakilabot na dumating sa harapan ng mukha ng pinuno ng langit. Ang tagapamahala ng buhay at patay at ng makalangit na hukbo. Sino ang makatitiis sa walang katapusang sakit na iyon? Kakilakilabot, ha? Pinuno ng lupa, pinuno ng langit, at pinuno ng tagapamahala sa mga buhay at patay. Matitindi, grabe katindi. So, ganyan ang anyo natin. Balang araw, pag nandoon na tayo sa bagong langit, bagong lupa, at tayong mga rimnan, Hebrew Israelite, bagong Jerusalem. Yung mga hintel, sa ibang bansa sila. Pero, isang salita na lang lahat, Hebrew na lang lahat. Balik sa original language, lahat. Atuloy. Ang ikalawang aklat ni Enoch, Kabanata 14, verse 1 to 11. Talagang pinaalalahanan ni Enoch ang kanyang mga anak sa lahat ng bagay mula sa mga labi ni Yahawah. Kung paano niya nakita at narinig at isinulat. At ngayon, mga anak ko, alam ko ang lahat ng bagay, sapagkat ito ay nagmula sa mga labi ni Yahawa. At ito ang nakita ng aking mga mata, mula sa simula hanggang sa wakas. Alam ko ang lahat ng bagay, at isinulat ko ang lahat ng bagay sa mga aklat, ang langit at ang kanilang wakas, at ang kanilang kasaganaan, at ang lahat ng mga hukbo, at ang kanilang mga pagmamarsya. Nagmamarcha din yung mga anghel pala. Mga hukbo, nagmamarcha din para mga sundalo eh. Nakita ni Enoch lahat. At kanya isinulat. Si Enoch, masipag siya. Hindi siya tamad. Hard worker. Tingnan natin na gaano siya kasipag, ha. Hindi kumuha si Abba Yahweh, i-rapture niya. Pagdating doon, manunood lang, walang ginagawa. Si Enoch may ginagawa. Ito, tuloy natin. Basa. Sinukat ko at sinalarawan ko ang mga bituin. Napakarami nila at hindi mabibilang dahil sa dami nila. Sinong tao ang nakakita ng kanilang mga paghimagsik at ng kanilang mga pasukan? Sapagkat kahit ang mga anghel ay hindi nakikita ang kanilang bilang, samantalang aking isinulat ang lahat ng kanilang mga pangalan. Ang mga bituin kasi sila anghel din yun eh. Nakita ni Enoch pati paano sila maghimagsik. Nakita din ni Enoch gaano sila karami. Mismo ang anghel, hindi nila alam ang bilang nila, pero alam ni Enoch. At pati pangalan pa sa bawat isa. Kita mo yung sipag ni Enoch? Inalam niya ang pangalan mo, susulat niya lahat.
Ilang bilang niya lahat, pero hindi mabibilang niya sa daming anghel. Pero mismo ang anghel, ha, hindi nila alam ang bilang nila. Pero si Enoch alam ang bilang. At hindi lang alam ang bilang, alam pa ang bawat pangalan ng isang anghel. Makita mo? Hindi basta-basta natamad si Enoch. Talaga may ginagawa sa langit para kumpleto ang kanyang report dito sa lupa. Tapos ganyan na ridikin. Oo. Oh. Oh, ganun. Oh, talay. At sinukat ko ang araw, bilog. At sinukat ko ang mga sinag nito. Binilang ko ang mga oras. Isinulat ko rin ang lahat ng bagay na dumadaloy sa ibabaw ng lupa. Isinulat ko ang mga bagay na inaalagaan. At lahat ng binhing inihasik at hindi na ihasik. Na itinanim sa lupa at lahat ng halaman. At bawat damo, at bawat bulaklak, at ang kanilang mga matamis na amoy, at ang kanilang mga pangalan, at ang mga tahanan ng mga ulap, at ang kanilang komposisyon, at ang kanilang mga pakpak, at kung paano sila nagdadala ng ulan, at mga patak ng ulan. Biro mo, recorded ni Enoch lahat yan. At hindi yung trabaho niya doon eh. Hindi naman siya inutusan. Pero initiative ang ginawa niya. Sinukat niya ang araw, ang liwanag, ang lahat-lahat. Pati yung natanim, yung hindi natanim, lahat. Alam niya. Grabe, grabe kasipag talaga ni Enoch. Kasipag oh. Ganon. Ngayon, tuloy tayo. At sinisiyasat ko ang lahat ng bagay. At isinulat ko ang daan ng ulog at ng kidlat. At ipinakita nila sa akin ang mga susi at ang kanilang mga tagapag-alaga, ang kanilang pagbangon, ang landas na kanilang tinatahak. Ito ay inilabas sa sukat sa pamagitan ng isang talikala. Baka sa pamagitan ng isang mabigat na talikala at karasan, ay ibagsak nito ang galit ng mga ulap at sirain ang lahat ng bagay sa lupa. Kita mo yun? Pag mag-ano yung ano? Pag bumagsak yan, sisirain ang mga lahat ng bagay sa lupa. So, alam ni Enoch ang mga buong pangyari, ang galaw ng langit. Inalam niya, sinisiyasat niya, oh. Sinisiyasat ko lahat ng mga bagay. Isinulat ko. Ang daan ng kulog at ng kidlat. Ang mga katulad ni Enoch, magaling mag-research eh. Nagre-research. Tulad ng mga tao ngayon na nagre-research talaga, nalaman nila, ay, corrupted pala itong Bible na ito. Mayroon talaga, balik tayo sa original. Ano ba nakalagay sa original? Ano ba pangalan? Yung mga nakakilala kay Abba Yahawa at nalaman ang buong katotohanan, katulad kay Enoch, magaling mag-research. Talagang inalam, sinisiyasat lahat. Pero yung pastor, hindi na. Ito na lang 66 book, kampante na kami dito. Mga tamad kayo. Kaluluwa po ang nakataya ninyo dyan. Yan, mga tamad. Di marunong magsiyasat. Di marunong mag-research. So yan. Ako na nga eh. Yung mga pastor ngayon na naging messianic, na maging messianic warrior na, talagang katulad kay Enoch, talagang nag-research, nagsisiyasat, inaalam ang mga lahat ng bagay para hindi siya mahuli sa balita. O, di matuklasan. Di ba sabi doon, hanapin ninyo ako at inyong masumpungan. Eh ngayon, iba hindi na mahanap. Dito na lang kami sa Bible na ito. Eh kasi nungalingan yung Bible na yan eh. Bible ng Pauline Angel yan or Satanic Bible. Kasi ang Pauline Angel, Satan yun eh. O kung Bible ng Pauline Angel, di Bible ng Satan. Eh hindi na magsiyasat. Ito na lang daw. Ayun. Yan ang ano, mga tamad. Pero ang mga nakakilala talaga sa tunay na pangalan, yung katulad sa ugali ni Enoch na nagsisiyasat, inaalam. O, tuloy tayo. O, basa.
nyebe at ang mga kamalig ng malamig at nagyayelong hangin. At aking namasdan ang susi ng kanilang kapanahunan. Kaniyang pinupuno ang mga ulap sa kanila at hindi nauubos ang mga bahay yaman. At isinulat ko ang mga pahingahang dako ng hangin at minasdan at nakita ko kung paano ang kanilang mga hawak ng susi ay nagdadala ng mga timbangan at sukat. Una, inilalagay nila ang mga ito sa isang timbangan. Pagkatapos ay sa isa pa ang mga panimbang at inilabas ang mga ito ayon sa tusong sukat sa buong lupa. Baka sa pamagitan ng mabigat na paghinga, gawing bato ang lupa. Gawing bato ang lupa. Tapos inilagay nila ang mga ito sa isang timbangan. So, tinitimbang talaga eh. Hindi lang dito sa lupa may timbangan, pati doon tinitimbang. Yung ating paglilingkod nga, tinitimbang yun eh. Ang iba, kampante na, kilala ko na si Abba Yahawa, wala nang problema. Hindi na ako, pwede na ako, pwede, okay na ako, hindi na ako magsimba, sa bahay na ako magsimba, kilala ko naman siya eh. Pagdating sa timbangan, isang magaan ka. Baka kalahating gramo ka lang. Kulang sa timbang. O, tuloy. At sinukat ko ang buong lupa. Ang mga bundok nito. At ang lahat ng burol. Ang mga para. Ang mga puno. Ang mga bato, ang mga ilog, ang lahat ng umikiral na mga bagay ay aking isinulat. Ang taas mula sa lupa hanggang sa ikapitong langit at pababa hanggang sa pinakamababang impyerno. At ang paghukom ay laging bukas ang impyerno. At nakita ko kung gaano kasakit ang naramdaman ng mga bilanggo na umaasa sa walang limitasyong paghatol. At isinulat ko ang lahat ng hinatulan ng hukom at ang lahat ng kanilang mga paghatol at ang lahat ng kanilang mga gawa. Pati lupa nga, inalam pa ni Enoch eh. Hindi lang doon sa langit, pati sa earth na, tingnan niya. At mayroong pinakababang impyerno, may impyerno sa ilalim. Hindi para sa tao yan, sa fallen angel. Mayroon sa fifth heaven at sa ilalim ng lupa. Yung sabi na Agartha. Kasi ang mga tao na hindi ligtas, sa third heaven pa rin eh. Hades, impyerno. Tapos sa kabila, paradise, may bangin sa gitna. Pareho na sa third heaven. Pero ang sa ilalim ng lupa na impyerno at saka sa nasa second heaven, pati sa fifth heaven, mga anghel lahat ang ilagay doon. Sa dami nilang pasaway kasi, mapupuno na ang fifth heaven, ang iba sa second heaven, ang iba doon sa ilalim ng lupa. At mayroon ngang apat na nandoon sa ilog Euphrates, kinulong eh. Kung sabi nila, natuyo na rin ilog Euphrates. Ang apat na fallen angel, yun ang magta-trigger ng gira ng Third World War sa mundo. Nandito na tayo sa pinaka-ending na kapanahonan. Oras na lang, oras. O, tuloy tayo. Basa. Ang ikalawang aklat ni Enoch, Kabanata 41, verse 1 to 3. Kung paanong naghinagpis si Enoch sa kasalanan ni Adan. At nakita ko ang lahat ng mga ninuno mula sa lahat ng panahon, kasama ni Adan at Eva. At ako ay bumuntong hininga at napaluha. At sinabi ang tungkol sa kanilang pagkakasala at sa
kahihiyan. Saab ako dahil sa aking kahinaan at para sa aking mga ninunok. At nag-isip sa aking puso at nagsabi, mapalad ang tao na hindi pa ipinanganak o ipinanganak at hindi magkasala sa harap ng mukha ni Yahawa na hindi siya pumaroon sa dakong ito, magdala ng pamato sa dakong ito. Pansinin mo to, ha? Sinong mapalad? Ang tao na hindi pa ipinanganak. O ipinanganak. At hindi nagkasala sa harap ng mukha ni Yahawa. Na hindi siya pumaroon sa dakong ito, dito sa lupa, ni magdala ng pamatok sa dakong ito. Kasi may tao na, yung kaluluwa, tao pa rin pala ang tawag, yung hindi pa pinanganak, pero napanganak na doon sa espiritu, sa kaluluwa, before the foundation of the world. Yung hindi pa pinanganak sa lupa, pero nandoon na siya, anak na siya, tawag doon, tao rin pala eh, pero wala siyang physical body. Yun ang sinabi ni Enoch, mapalad na ang taong hindi pinanganak. Kasi kung may panganak siya, magkaroon siya ng physical body, magkakasala siya. Di ba buti pa? Mapalad ang tao na, okay, nandoon ka sa langit. Di ka magkaroon ng physical body. Pero tao ka na. Kaluluwa lang mayroon sa'yo doon. Kasi naalis yung raw kakadas. Pero babalik naman yan pagdating ng huling kapanahon. Sa tinatawag do resurrection day, magkakaroon na sila ng diretso na siya, glorified body na ang katawan niya. Yan ang mapalad kasi hindi nakatikim ng kasalanan eh. So, kung i-analyze mo, mayroon pa lang mga napanganak na sa unang kapanganakan sa langit, wala pa ang planet Earth, na pagdating ng huling mga panahon sa resurrection ay hindi talaga nakatikim ng kapanganakan sa lupa. At diretso na siya sa yung glorified body sa resurrection. Yun ang mapalad. Hindi siya nakaranas ng kasalanan sa lupa kasi hindi siya nagkaroon ng physical body. Eh tayo, napanganak na tayo sa lupa eh. Nandito na tayo eh. So, meron pala na hindi mapanganak. Kasi naglilista silang inok, silang prabuhel eh, sa mga kaluluwa na hindi pa, at saka sa mga destination, saan mapunta, sa walang hanggang buhay, yung mga kaluluwang hindi mabibilang, nirecord nila. May ilan pala doon na hindi talaga makatikim ng kapanganakan sa lupa, ng physical body. Diretso na sila sa resurrection day. Pag mayroon na silang body, spiritual body na agad. So, hindi talaga sila nakatikim ng kasalanan. Yung sinabi nyo, mapalad ang tao na hindi pa ipinanganak o ipinanganak at hindi nagkasala sa harap ng mukha ni Yahawa. Hindi talaga nagkasala. Kaya lang tao kasi nagkasala kasi nagkaroon ng physical body. At yung physical body, pagdating ng age of accountability, ang bata marunong na magsinungaling. Marunong nang gumawa ng kasalanan. Ngayon, tingnan natin, ha? Ito yung basa dito. Ecclesiastes chapter 1, verse 9 to 11. Ang nangyari noon ay nangyayari rin ngayon. Ang ginawa noon ay ginagawa na ngayon. Walang bagong kaganapan sa mundong ito. Ang iba ay nagsabi, halika, ito ay bago. Ngunit nangyari ito nung hindi pa tayo tao. Hindi maalala ang nakaraan. At ang mga nangyayari ngayon ay makakalimutan din sa hinaharap.
So mayroon ng existent. At tinutukoy doon hindi pa tao, ibig sabihin wala pang physical body, pero nandoon ka na. That's why sa mundo, walang masabi na may bago. Eh mayroon na yan doon eh. Yung nangyari sa lupa, yung mga kaganapan doon, may kaganapan na doon. Walang bago, puro luma lahat. Ito'y bago. Walang bago, paulit-ulit lang yan. So, ito yung tinutukoy ni Enoch na yung mga existing na napanganak na ni Abba Yahawa before the foundation of the world, binhi, na hindi talaga nagkaroon ng kapanganakan sa lupa, walang physical body, diretso na sa resurrection day, yun ang mapalad kasi hindi talaga nakatikim ng pagkakasala. Yun ang mapalad. So, doon sa langit, huwag mo na kami ipasok sa mattress niyo na sa lupa, ha? May panganak ako, baka magkasala ako. Ayaan mo lang, matapos na. Diretso na ako sa resurrection day. Yan. Ah. Basa. Epeso chapter 1, verse 4 to 5. Nang tayo ay pinili niya, nakasama niya bago pa itatag ang mundo upang maging banal at inosente sa harap niya sa pag-ibig. Pinili niya tayo bilang kanyang mga anak sa pamamagitan ni Yahawa Shai Hamashaya. Ito ang kanyang layunin at hangarin. May iba kasi hindi nakaintindi dyan eh. Pinili na tayo bago pa likha ang sanglibutan. Ibig sabihin, kawawa naman yung hindi napili. Hindi sila nakaintindi. Yung pagkapili dito tinutukoy sa verse 5, pinili niya tayo bilang kanyang anak. Napanganak na tayo, wala pa ang planet Earth. Yun ang pagpili. Yung mga hindi pinili, nandito sa lupa, hindi naman anak ni Abba Yahawa, anak ng fallen angel yan. Siyempre, sino bang pipiliin mo? Yung anak mo, pag may pagmamana. Ito, mamanain tong property nito para sa anak ko. Hindi mo yun na, itong property ko, ipamana ko to sa mga anak ng kapitbahay ko. Mari bang ganon? Ipamana mo yun sa kapitbahay mo, mga anak ng kapitbahay mo? Sa ibang tao? Hindi, priority ang anak. So yan. Pinili niya tayo bilang kanyang mga anak sa pamagitan ni Mashiach Yahawashai. At ito ang kanyang layunin at hangarin. Hindi yun layunin natin. Yun ang nga ang mga pinili niya itong panahon na ito na may mangaral, manampalataya talaga. Ang hindi manampalataya, ay hindi talaga pinili yan, hindi talaga elect yan. Paano naman noong panahon na wala pang nangaral kasi corrupted ang Bible, pero mga elect naman yan. Ang iba, nag-Christian, born again Christian. Ang iba, Katoliko. Ang iba, Hindu. Ang iba, Buddhist. Ang iba, Islam. Pero mga elect yan. Walang nangaral sa tunay na pangalan. Saan yan? Pagmamatay? Langit! Langit yan! Kasi bago yan dalhin sa third heaven, para doon sila mag-antay sa resurrection day, bautismuhan yan sila sa pangalan ni Yahawa, Masayak Yahawa siya, Etarong Kakadas. Paano yan? Nabuti mo sa lupa yan sa pangalan ni Jesus Christ na Satanas? Ang iba naman, nabutis mo sa pangalan ni Buddha. Ang iba naman, nabutis mo sa pangalan ni Brahma, sa Hindu. Iba ni wala yan. Ilik nga yan. Anak nga yan ni Abba Yahawa. Kasi alang, walang nangaral kasi noong araw. Kasi kung mayroon na nangaral, tumanggap yun, manampalataya yun. Ngayon, may nangaral na. Pag hindi ka maniwala, kontra kang kontra, hindi ka talaga ilik.
Kinukontra mo kasi hindi mo tatay si Yawa. Ang tatay mo si Fallen Angel na mga setan. Ewan ko anong pangalang tatay mo, si Bilyar ba? Yasa. Si Mastima ba? Sino ba? Si Shamyasa ba? Si Asasil ba ang tatay mo? Basta anak ka ng Fallen Angel. Kampihan mo talaga ang tatay mo, Fallen Angel. Si Seos, tatay lang. Si Serapis. Hindi talaga. Ligtas. Dami pa. Si Seos, si Hades, si Arteris. Dami nila, mga Fallen Angel. Si Jikon, si Asibel, si Kasadya, si Pinimwe. Si Amin. Oo. Oh, dami nila. Baka yun ang tatay mo. Basta Fallen Angel sila lahat. Si Amin. Kahit anong pangaral mo, hindi talaga maniwala yan. Kukontrahin ka. At doon sila papanik sa Bible ng Fallen Angel Bible. Kasi yun ang tatay nila eh. Pero nung araw, kung mayroon na nangangaral, ang mga elect, tumatanggap talaga tulad sa atin ngayon. Eh ngayon, walang nangaral. Namatay sila sa mga kanya-kanyang religion. Ligtas ba yun? Ligtas. Sinabi nga ni Maseki Hawasay doon sa Book of John na walang isang mawawala sa mga pinili. Kaya lang, magkatalo lang sa reward. Diretso ka sa langit, no? Bago ka dinala, binautismoan ka sa ilog Akiron. Kaya lang, dito ka sa bangkita. Ikaw sa parang. Pero yung nakarinig at saka naglilingkod at nangangaral, mansion. May service pa, may service car na chariot of fire. O, yan magkakaiba. Ang reward. Kita mo, ang reward ang magkakaiba. Yan. So yan ang nangyari. Okay, tuloy tayo. O, basa. Ang ikalawang aklat ni Enoch, Kabanata 42, verse 1. Kung paanong nakita ni Enoch na nakatayo ang mga may hawak ng susi at mga bantay ng pintuan ng impyerno. Nakita ko ang mga may hawak ng susi at mga bantay ng mga pintuan ng impyerno na nakatayo tulad ng malalaking ahas. At ang kanilang mga mukha ay parang mga lamtara na napatay. At ang kanilang mga mata ay tulad ng apoy. At ang kanilang matatalas ng ngipin. At nakita ko ang lahat ng mga gawa ni Yahweh kung gaano siya katama. Habang ang mga gawa ng tao ay may mabuti at ang iba ay masama. At sa kanilang mga gawa ay kilala na masama at mga sinungaling. Kita mo mga karakter ng tao. May tao talagang mabuti, mayroon din taong masama. Nung araw sabi niya, alam mo ang tatay ko mabait yun talaga eh. Pero Christian siya. Sabi niya, ang tatay ko, mabait din. Pero ano siya? Buddhist siya eh. Yan ang mga ilik. Ilik yan eh. Wala lang nangaral sa tunay pangalan. Kung may nangaral sa tunay pangalan, tanggapin nila yon. Kasi ilik sila eh. Ilik silang napili na anak ni Yahweh before the foundation of the world. Pero, mayroon namang tumanggap. Dito, may nangaral. Tanggap-tanggap sila. Kasi may blessing dyan eh. Pero tingnan mong karakter nila, hindi nagbabago. Masama talaga ang ugali. Gawang gilala sa masama at mga sinungaling pa. Pero tumatanggap yan kay Aba Yahweh ha, kasi nangangaral. Na ano? Siyempre may motibo doon sa assembly. May akala nila, maligtas sila kasi kilala sa Yahweh. Masipag pag nagpo-post yan sa ano? Sa social media, sa GC. Pero tingnan mo yung ugali niya. Ugali ng Fallen Angel, masama. Kasi sinabi roon na gawa ni Yahweh, sabi rito ha, nakita ko ang lahat ng mga gawa ni Yahweh, kung gaano siya katama. Tama talaga si Yahweh. Habang ang mga gawa ng tao ay may mabuti,
Lahi yan ni Ayahawa, yung mabubuti biniya. At ang iba ay masama. At ang kanilang mga gawa ay kilala na masama at mga sinungaling. Anak ng fallen angel yan. Pero dahil itong panahon may nangangaral na, yung mga anak ng fallen angel, tumanggap din yun eh. Ni Aba Yahawa. Pero tingnan mo yung ugali niya. May pagbabago ba? May nature ba siyang ugaling talagang ugali ni Yahawa? Hindi. Ugali na binhi ni Yahawa? Hindi. Binhi ng fallen angel ang ugali niya eh. Yun na nga na yung mga parisyo, di ba? Lumapit magpabautismo rin. Para mabautismo sa pangalan ni Yahawa siya. Anong sabi ni Juan Bautista? Kayong mga anak sa lupong, akala ba nyo makatakas sa parusa? O, pero magpabautismo ha? Naniwala. Hindi talaga maliligtas. Kaya pa tumanggap ka kay Aba Yahawa, maglilingkod pa ka, pero yung karakter mo, karakter pa rin sa ugali ng tatay mong fallen angel, imperno ka talaga. Sabi mo, kilala ko si Aba Yahawa, nabautismohan ko sa pangalan ni Aba Yahawa, masaya kaya wasero ko kadas. O, nabautismohan ka nga. Pero yung karakter mo, karakter ng fallen angel, bagsak mo, imperno pa rin. Kasi ang totoong anak ni Aba Yahawa, yung makikita sa nature niya niyang ugali. Yung anong karakter mayroon siya. Kasi kung anong dugo mayroon ka, dugo ni Yahawa, binhi ni Yahawa, yung karakter mo, karakter ni Yahawa. Pero kung ang dugo mo, binhi ng fallen angel, yung karakter mo, fallen angel. Hindi mo yun mapilit eh. Instinct na ma-instinct mo ng gawa. Magawa mo yung hindi mo kagustuhan kasi yun na yung dugo mo eh. That's why makikita natin ng mga tao, ang galing-galing nga mag-ano pa eh. Magpupos-pos pa doon eh. Sabi ko wala eh. Akala niya, yung ugali mo, ipapakita mo na ugali, kapareho ka ugali ni Aba Yahawa. Pero kung kilala-kilala mo, pinupuri-puri mo pa si Aba Yahawa, masaya kaya wasay, pero ugali mo, ugali pa rin ang fallen angel. Akala mo langit ka pupunta, bagsak mo, dagat-dagat ang apoy. Doon ka, magsama kay sa tatay mo. Ah. Basa. First John chapter 3, verse 4. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng alayam. Sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Bakit ang tao nagkasala? Lumalabag sa kautusan ng alhayam. Dahil ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Ngayon, may kautusan si alhayam na huwag kaligtaan ang pagdalo. Ang Israel nga doon, sa tinding higpit nila doon, papatayin yung hindi magsimba, pero mayroon pa rin lumusot hanggang sila'y nagkawindang-windang hanggang naparusahan sila, nagkalat sila sa buong mundo, scattered sila, kasi tulibagbag nga ang karakter. Kasi yung environment na gaya sila sa mga hintil. At saka, hindi naman lahat mga Hebrew-Israelite doon na ano, may mga sumasali lang na kunwaring Hebrew-Israelite din, pero hindi totoong dugo talaga ni Jacob yun. Pag alis nila sa Egypt, may sumasama mga Egyptian eh. Na tinanggap na rin bilang pamilya ng Hebrew-Israelite, pero hindi talaga dugo ni Jacob yun. Sila yung mga pasaway. Makikita naman sa ugali. Ngayon ang tanong, nagkakasala ka ba lagi? O hindi? Ipag lumalabag ka sa kautusan ni Alhayam, dahil ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Alhayam, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Tanungin mo ang sarili mo, kayo nanonood sa YouTube channel, kayong nanonood sa YouTube channel, yung kautusan ni Alhayam, sinunod ba ninyo o kinontra? Pag kinontra ninyo yan, nagkasala kayo at paulit-ulit yung ginawa, paulit-ulit ang kasalanan nyo. Hindi kayo anak ni Aba Yahawa. Hindi kayo binhi ni Aba Yahawa. Binhi kayo ng fallen angel. Huwag ninyong ipagyabang, igarantiya
Nakilala niyo si Abba Yahawa, nabautismuhan kayo kay Abba Yahawa, pero yung ugaling ginawa mo, mahilig kang lumabag sa kautusan ng alahayam. Sabi na, kasi, di ba, kung may gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Sa Bisaya, pagpagpira na, alis to. Pero pagpaglilingkod, pagsisimba, napakataman. Magsimba tayo. Simba tayo. Mahina ng tuhod ko eh. Oh, parang bagat. May pira doon! Ha? May pira? Sige! Ang bilis! Grabe! Ugali mo, ganyan. Ugali ng fallen angel yan. Oh, basa. John chapter 10, verse 27 to 28. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. At sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Actually, itong talata nito, gas-gas na to eh. Kaya lang, paralel kasi ito sa ating topic na patungkol kay Enoch eh. Ang iba kasi, dito na sila tumitingin sa 28. Naku, di para mawalang kaligtasan. Hindi nila giintindi ang 27. Sino ba ang qualified sa 28? Makikita ang qualification sa 27. Nakikinig sa akin, nakikinig sa kayahawa. Ibig sabihin, nakikinig sa pangangaral. At ang simbolo niya ay tupa. Kasi ang tupa mabait. Nakikilala ko sila, kilala, hindi madadaya si Abba Yahawa, Masyaki Hawasay. At sumusunod sila sa akin. Ang palatandaan, nakikinig at sumusunod. Yan ang magkakaroon ng bibigyan ng buhay na walang gan at kailan may hindi mawawala na kaligtasan. Qualified siya sa tinatawag na eternal security. Once you are safe forever. Never lose salvation sa mga taong nakikinig at sumunod. Eh, mayroong nakinig, paminsan-minsan na makinig. Pag sumunod, ayaw sumunod, puro kontra. Qualified ka ba sa 28 na never lose salvation? Hindi, dahil hindi ikaw yon ang tinutukoy. Ang tinutukoy dito, yung nakinig at sumunod. Gets nyo, mga nanood sa YouTube channel? Huwag nyo sabihin na, baptize ako kay Abba Yahawa. Sure na ko sa langit. Never lose salvation. Never lose salvation sa mata mo. Tingnan mo ito ha. Nakikinig at sumunod. Paano makikinig sa pangangaral? Paano mo mapakinggan ang pangangaral kung hindi ka dumalo sa pagtitipon sa Sabat? At hindi ka sumunod sa utos ni Alahayam. Sundin ang utos. Makinig. Eto, qualified ka na. Ikaw yung never lose salvation. Malinaw po yan. Ano? Bugbog sarado kayo sa akin, no? Kayong nangangaral na ano? May nangangaral kasi yung mga Christian na never lose salvation, hindi talaga pinaiwanag ng husto itong 27. Ang mga membro naman, ay okay, never lose salvation. Ang mga Pentecostal, hindi, mawala kaligtasan eh. Nag-awa yon mga Arminian at saka Calvinism. Calvinism, Arminianism, nag-away. Ang Arminian, lost salvation. Ang Calvinism ay never lost salvation. Mayroon namang never lost salvation. Totoo naman talaga itong talata. Sa mga taong nakinig at sumunod, pero ikaw nakinig paminsan-minsan, sumunod, ayaw talagang sumunod. Pag sumunodan, bihira lang. Hindi ka qualified dito. Hindi ka qualified dito. Never lose salvation. Totoo ba na never lose salvation? Totoo sa mga nakinig at sumunod. O, tuloy tayo. O, basa. Genesis chapter 3, verse 15. At naglagay ako ng alitan
sa pagitan mo at ng babae, at sa pagitan ng iyong binhi, ng mga nahulog na anghel at ng aking binhi, at kanilang dinurog sila ng kanilang mga ulo, at kanilang dinurog ang iyong binhi ng kanilang mga sanggol. Sa Babylonian Bible, tinanggal itong nahulog na anghel. Na mga nahulog na ang tinanggal to, binhi lang ng babae at saka binhi ng ahas. Pero dito, kumplito to. At naglalagay ako ng alitan sa pagitan mo at ng babae. At sa pagitan ng iyong binhi, kausap ni Abba Yahawa rito yung ahas. Pero alam niya sa loob ng ahas, nandoon si Gadriel, fallen angel. Sa mga nahulog na anghel. Kasi nandoon yung fallen angel sa loob ng ahas. At ng aking binhi na napanganak na before the foundation of the world. At sabi ni Enoch, mas maganda daw, mas mabuti yung napanganak na before the foundation of the world na hindi rin ipinanganak sa lupa. Kasi hindi talaga sila makatikim ng kasalanan. Diretso na sila sa resurrection day. Eh, tayo, nandito na tayo. Ang atin lang, sumunod talaga. Makinig at sumunod. So, last. 1 John chapter 3, verse 9 to 10. Siya na ipinanganak sa alahayam ay hindi magpapatuloy sa kasalanan. Dahil ang kanyang binhi ay sisibol sa kanya at hindi maaaring magpatuloy sa kasalanan dahil siya ay pinanganak sa alahayam. At malalaman natin kung sino ang mga anak ni alahayam at ang mga anak ni Satanas. Ang bawat taong hindi gumagawa ng mabuti ay hindi sa alahayam. At gayon din ang bawat isa na hindi nagmamahal sa kanyang kapatid. So dito ha, makikita ko sinong anak ni Satanas at ang anak ni Alahayam. Ang anak ni Alahayam nagkasala man pero hindi magpatuloy sa pagkakasala. Ang anak ni Satanas tuloy-tuloy magkasala. Ano ba ang kasalanan? Paglabag sa kautusan. Ang mga anak ng Diablo nagpapatuloy yan, laging lumalabag sa utos. Ang mga anak na alahayam, nag-iingat yan, ano ba yung utos iningatan nila na hindi sila lumalabag sa mga kautusan? Kasi ang kasalanan, paglabag sa kautusan. Walang sinasabi na, sige, sa bahay lang tayo, simba na. Nagsarili ka ng katuruan, nagdoktrina ka ng sarili mo. Walang sinabi sa Bible dyan. Na pwede naman sa bahay magsimba. Palusot lang yan sa mga lahi ng fallen angel. Pag ganyan, malinaw po, fallen angel po ang tatay mo. Fallen angel ang tatay mo. Hindi ka totoong anak ni Alahayam. Akala mo langit ka mapunta, no? Sa impyerno ang bagsak mo. Nagsarili ka eh. Sabi mo, hindi pwede naman sa bahay na kumagsimba. Ano sa bahay? Mga Hebrew Israelite nga, pinapatay yung hindi dumadalo sa pagsamba sa ikapito eh. Eh sa Hebrew 10:25, binanggit na huwag kaligtaan ang pagdalo. Ang batas, huwag kaligtaan. Batas yan, huwag kaligtaan. Pero kinontra mo, kinaligtaan mo kasi sa bahay ka lang. Oh, kontra mo na, ginawa mo kontra. Paglabag na sa kautosan. Sumasalangsang ka na sa sinabi ni Alhayam. Nagsarili ka ng katuruan. Malinaw po, anak po, kayo ng fallen angel. Huwag mo ipagmayabang, kilala mo si Abba Yahawa. Basam Yahawa Shai, Raw Kakadas. Huwag mo ipakilala, huwag mo ipagmayabang yan, narabotismuhan ka. Kasi ang mga anak ni Abba Yahawa, kahit hindi pa niya kilala si Abba Yahawa, dahil walang mga ngaral, may nature talaga siyang mabait. Kasi ang nature ng Yahawa ay mabait. Pero kung nagyabang ka, may alam ka, tapos ang nature mo,
masama, laging lumalabag sa kautusan, walang duda, anak ka talaga ni ng mga fallen angel. Magugulat ka lang. Akala mo langit ka, magugulat ka. Bakit nagatagat ang apoy ako? Binabanggit ko na yan, pero sadyang di kayo nakinig. Nagsarili kayo na sariling doktrina ninyo na wala dito sa talata. Ah, tama na. Awit na tayo. Songdalisay ang aking na ngalikhay ni alahayam para sa akin. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tumitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang. Yahweh Shai. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tumitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Yahweh Shai. Handog ko'y pagpupuri. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Yahweh Shai. Tayo po'y manalangin, Pastor Richard. Kung lahat ay sama-samang muling manalangin. O aming dakilang Aba Yahweh, ang tunay na may likha ng langit at lupa, sa iyo ang lahat ng papuri, pagdakila at pagluwalhati. At sa iyo namin ibinibigay ang aming paglilingkod na dating ibinigay namin sa mga pangalan ng fallen angel na lumapastangan sa iyong nilikha at sa iyong kadakilaan. Aming Yahweh, sa panahon na ito, ang biyaya at kalooban mo ang patuloy na tanggapin ng bawat remnant na nagkalat sa apat na sulok ng daigdig. Ang aming inihahayag na ito na mula sa iyo ay hindi pinakikinabangan ng mga tao, lalo na ang ayaw kang tanggapin sa iyong pangalang totoo. Dahil wala sa Bibliyang doctorated ang iyong pangalan, o aming Yahweh. Ayaw nilang tanggapin ang mga Bibliyang hindi naman nila nababasa. Dahil ito ay hindi daw mula sa tunay na Biblia. Aming Yahweh, ikaw ang pinagmula ng salitang ito, ang Bibliyang iyong ibinigay sa amin, sa aming saling lahi, sa pamamagitan ni Enoch na iyong kinuha upang maging buhay na saksi sa lahat ng nilikha mo at ng iyong pagkaalahayam. Sa panahon na ito, aming Yahweh, katulad ng iyong ipinangako kay Joel na propeta mo, na ang banal raw kakadas na naroon sa mga elect ay gumawa ng pagkapukaw ng kanilang diwa, ang habag at kaawaan mo nung ikaw ay ibinitin sa punong kahoy bilang Yahweh Shai, namatay at muling nabuhay sa ikatlong araw na gayo'y pinalitan sa mga doctorated Bible. Hindi ikaw ang nakilala, hindi si Masayak Yahweh Shai ang natanyag, kundi ang huwad na pangalang gawa ng Batikan. O Yahweh, sa oras na ito, hindi nahayag ang iyong pangalang tunay, maging ang nagligtas sa amin, ang Yahweh Shai na iyong pangalan. Aming Yahweh, sa mga araw na ito, patuloy ng habag at kalooban mo ang maganap at lumaganap sa mga huling oras na ito. Muli, salamat sa lakas ng loob na ibinibigay mo sa amin upang ibahagi sa lahat ng aming kakilala, mga kaibigan, pamilya at kapatid,
ang tunay mong banal na pangalang itinago ng matagal. Papuri, pagdakila at pagsamba ay para lamang sa iyo sa pangalan ni Mashiach, Yahweh siya ay naming tagapagligtas at sa pagkilos ng banal na raw kakadas. Yaman. Apa Yahweh, siya Yahweh asay, ang may likha ng ating buhay.